Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po, Sir Baby, yung karugtong ng aking kwento. Sabi po ng tatay ko, malaki ang naging papel ng matanda doon sa kanilang nayon. Tinulungan sila nito sa mga dapat nilang gawin para malabanan yung ginagawang pag-asik ng lagim doon sa kanila. Naging matyaga sila sa pagsasabi ng mga bigkis-bigkis na bawang sa palibot ng kanilang mga bahay. At yung panday sa kanilang lugar ay ginawan sila ng mga kutsilyo yari sa pilak. Ganon din yung pinakadulo ng kanilang mga sibat. Ang buong umaga nila ay kanilang inilalaan sa paggawa ng kanilang mga gawain sa araw-araw. Habang yung mga oras naman nila matapos makakain ng tanghalian hanggang sa hapon ay kanila namang inilalaan sa paggawa ng kanilang magiging pinakakampo. Sabi kasi ng matanda, malakas ang kanyang kutob na may mangyayaring malaking paglusob doon sa kanilang nayon. Nasaksihan na raw niyang mangyari yun minsan at nakakakilabot umano ang naging resulta noon. Isang araw, may dumating sa kanilang nayon. Tsuhin iyon ni Tatay Manding, balik kapatid siya ng kanyang ama, at kasama nito ang buo niyang mag-anak. Masamang balita ang hatid nito sa kanila. Sinasalakay umano ang baryo nila tuwing gabi na mga tao manong tila walang kamatayan. Yan yung kanyang naging paglalarawan sa mga ito. Wala siyang kamalay-malay na alam na rin nila tatay ang tungkol sa bagay na iyon. At nang makita niya ang mga bawang na nakasabit sa bawat bahay, ay nagtaka siya kung para saan ang mga iyon. Ang buong akala pangaraw niya ay nagbago na ng patron ang nayo nila tatay, at bawang na ang siyang ginagamit nilang dekorasyon kapag pista. Napagkamalan niyang magdaraos ng pista ang baryo nila tatay. Ipinaliwanag naman nila sa kanya kung para saan yung mga bawang na iyon, at ipinakita rin nila yung kanilang mga kutsilyo na yari sa pilak. Sinabi din nila sa kanya na mabisang panlaban niyon sa mga nilalang na sumasalakay sa kanila, na ang tawag nila noon sa mga ito ay masasamang espiritu. Mga masasamang espiritu na pumapasok sa katawan ng tao at nakukulong roon. Yan ang kanilang paniniwala noon. Pero ipinaliwanag sa kanila ng matanda kung ano talaga ang mga ito. Nagmula pa umano sa kontinente ng Europa ang pinag-ugatan ng mga ito, kung anong bansa ay hindi na tinukoy pa ng matanda. Sila ay mga itinuturing na mga taong isinumpa, at sila ay tinatawag na mga bampira. Nang kanilang mga dugo ay may kaakibat na sakit, isang uri ng sakit na mas matindi pa sa peste o salot, pagkat lubang nakakahawa ang sakit na ito kapag humalo na sa dugo ng kanilang mga biktima. Ayon pa sa matanda, ilang taon na niyang sinusundan ng lalaki. Halos buong buhay niya ay iginugol na niya para doon.
para maipagiganti niya ang kanyang asawa at dalawang anak. Pagpapatuloy pa ng matanda, halos magkaedad lang umano sila ng lalaki na iyon nang dumating ito sa kanilang probinsya at ginawang pagkain ang kanyang mga kanayon, kabilang na ang kanyang mag-anak. Pero ang nasabing lalaki ay hindi umano tumatanda. Sa bawat paglipas ng taon ay nananatili itong malakas at bata. Minsan na raw siyang inalo na mapabilang sa kanila. At hindi na rin daw sana siya tumanda pa. Ngunit, mariin niyang tinanggihan iyon. Dahil isa lang ang nasa isip niya. At iyon ay ang maipagiganti ang kanyang pamilya. At bigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Pero hindi umano naging madali ang lahat. Ilang beses na rin daw niyang nalampasan ang pamatayan sa kamay nung itinuturing niyang mortal na kaaway. Ilang beses na siyang napingit sa kamatayan. May ilang pagkakataon na rin na nabigyan siya ng tsansa para tapusin ang lalaki. Pero paulit-ulit din siyang nabigo. Hanggang sa umabot na nga siya sa nayo nila tatay at may edad na ito. Pero kaya pa naman niya ang kanyang katawan. Ngunit kumpara doon sa mistisong lalaki na iyon, ay malaki ang kanilang pagkakaiba. Idagdag pa na marami din palang iyong kakayahan, sabi ng matanda. Pero patuloy daw siyang aasa at magbabaka sakali na hindi susuko hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Doon palang naging malinaw ang lahat kanila tatay. Naunawaan na nila kung bakit ganun na lang kapursigido yung matanda. At kahit paano ay nagka-ideya na sila tungkol sa mga nilalang na kakarapin nila maging ang pinagmulan ng mga ito. Sinabi ng matanda na tama ang kanyang kutob. May magaganap ng malaking paglusob doon sa nayo nila tatay. Dahil umaatake din pala ito sa ibang lugar. At nagsisimula ng magparami ng kanyang kampon. Dahil doon ay parang nakikipag-abulan sila sa oras. Kung kaya minadali nila at sinikap na matapos na kagad yung kanilang magiging kuta. Naisip kasi ng matanda na mas magiging mabisa at epektibo sila kung magsasama-sama. Magiging madali para sa kanilang mga kalaban kung nasa kanya-kanya silang pamamahay kapag lumusob na ang mga ito. Kaya masinsin nilang tinayuan ng mga pinutol na kahoy yung paligid noon. At binarikadahan nila ng mga matutulis na kahoy ang palibot ng kanilang magiging muog. Sinabitan din nila ng mga bawang ang bawat poste noon. Sa loob ay mayroon silang nakahandang mga mahabang sibat na yari sa kawayan. Nagtalaga sila ng ilang kalalakihan na siya namang magbabantay at magbibigay ng hudyat sa pagdating ng kalaban. Pumupwesto ang mga ito sa mataas na puno na nakatayo malapit sa kanilang kuta. Sa araw ay isinasagawa nila ang kanilang mga gawain at normal na namumuhay sa kanya-kanyang tahanan. Pero bago pa simulang kumalat ang dilim, ay pumapasok na sila isa-isa sa kanilang pinakakampo. Kanya-kanya na silang hawak ng armas at pupunta na sa kanilang mga pwesto. Kahit puno ng takot at pangamba, ay nagagawa pa rin nilang mapanatag ang kanilang mga sarili.
Doon ay nagsasalo-salo sila at tila ba mayroong okasyon sa bawat gabi. Pagkat magkakasama silang kumakain dahil na rin sa kanilang mga iniambag na produkto ng kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Mabilis na lumipas ang mga araw at gabi. Mag-iisang buwan na ganon ang kanilang sitwasyon. Ang iba nga sa kanila ay unti-unti na bumabalik ang kumpiyansa at naniniwalang wala nang pag-ataking magaganap. Ang iba naman ay umaangal na pagkat sinasamantala lang daw ng iba nilang panayon ang sitwasyon para malibre sa gabi-gabing pagkain ng hapunan. Ipinaunawa sa kanila ng matanda, maging ng mga magulang ni tatay, na hindi marapat na mag-isip sila ng ganon. Dagdag pa ng matanda, may posibilidad na umatake ito sa panahong hindi nila inaasahan. Ngunit kahit anong pigil nila ay hindi nagpaawat ang mga ito. Kanila pa rin sinunod ang gusto at lumabas ng kanilang muhog at bumalik sa kanilang mga tahanan. Makaraan ng ilang oras ay nagulantang silang lahat nang makarinig sila ng mga nakakakilabot na sigawan. Nagkagulo sila, nakaririmari ang kanilang mga pagsigaw. Gustuin man nila silang tulungan ay huli na ang lahat at lupayong delikado pagkat di nila alam kung gaano karami ang naroon at kung saan aatake ang mga ito. Tatlong pamilya kaagad ang nabawas sa kanila nung gabing iyon. Pero naging isa iyong matinding babala para sa kanilang lahat na mga natira. Inaumagahan, pagsikat ng araw ay nagmamadali silang lumabas, lalo na yung mga kamag-anak ng tatlong pamilyang nasawi noong nagdang gabi. Nais nila silang bigyan ng maayos na libing at siguraduhin hindi na sila muling mabubuhay pa at makakasama sa dumaraming bilang ng mga bampira. Maya-maya pa ay nagsimula ng balutin ng lungkot at paghihinagbis ang bungnayon dahil sa kanilang mga pagtangis. Pero bigla naman iyong napalitan ng mga nakakatakot na sigaw at nagkagulong muli. Dahil bigla na lamang pumangon ang mga ito at sila ay inatake. Mabilis namang kumilos ang mga kalalakihan at napilitan na silang tusukin ang mga ito. Pero dalawa sa mga kamag-anak ng mga ito ang nakagat. At dahil sa pag-aalala nila na baka bigla na rin magbago agad ang mga ito, ay kanila nang ginawa kung ano ang dapat. Kahit palabag iyon sa kanilang kalooban. Ang mga anak naman ng tatlong pamilyang nahawaan ay nagtatakbo palabas dahil sa takot. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay napahiyaw na ang mga ito nang magsimula ng masunog ang kanilang mga balat dahil sa sikat ng araw. Kitang-kita ng lahat ng naroon kung paano nalapnos ang kanilang mga balat. Maging ang kanilang mga buho ay nasunog at sila ay nangakalbo. At tuluyan na silang bumagsak sa lupa nang hindi na nila iyon nakayanan. Ilang sandali pa ay tuluyan na silang naging abo. Sabi ng matanda, iyon ang kanilang sumpa. Kung may kalakasan sila, ay mayroon din naman silang kahinaan. Natulala ang lahat ng mga taong nakasaksi noon. Halos hindi sila makapaniwala. Ang iba sa kanila ay napabulalas pa
na mas nanaisin na nilang itli ng sariling buhay kaysa maging bampira. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaisa silang lahat na suguri na ang malaking bahay. Nagkasundo sila na bakit pa nila hihintay na silang atakihin at maging pagkain ng mga ito. Kung kaya, dala ang kanilang mga armas ay sumugod silang lahat. Nang dumating sila doon ay nagulat pa sila pagkat kahit saan nila ibalik ang kanilang paningin ay may nakikita silang nakahiga. Tuluyan na ngang dumami sa bilang ang mga ito. Kung kaya, kanila nang sinamantala ang pagkakataon habang ang mga ito ay natutulog pa at namamahinga. Kanila nang binuksan ang dalang 2 malalaking galon ng petrolyo. Agad na umalingasaw ang matapang na amoy noon. Binuhusan na nila ang kalibot ng malaking bahay at nilagyan din nila iyon ang dala nilang mga panggatong. Maging ang mga natutulog na pampira ay kanila ding sinabuyan noong nasabing likido. Bago pa magising at magkamali ang mga ito, dahil sa ginawa nilang pagbuo sa kanila ay huli na ang lahat. Mabilis na nilang sinigaan sila at agad na nagliyab. Yung mga nagagawa pang makalabas ay kanila namang tinatarakan ng kawayan sa kanilang kaliwang dibdib. At nagulat sila nang bigla silang makakita ng isang kumpol ng napakaraming paniki na lumabas mula sa nasusunog na bahay. Matapos iyon, magmula noon ay hindi na naulit pa yung ganong mga pangyayari doon sa kanilang lugar. Nanumbalik ito sa dati nitong patahimikan. Pero lumisan ang matanda na mabigat pa rin ang kanyang loob. Pagkat para sa kanya ay hindi pa rin niya naipagganti ang kanyang pamilya. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy niyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Mga totoong kwento na kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.